Ayan, magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Dito po tayo sa Damolavia Travels. Dito po ngayon, dito tayo ngayon sa lighthouse ng Burgos, Ilocos Norte. Ang parola ng Cape Cape, ano ba? Cape Bojador. Okay? So, idinisenyo ni Ingeniero Magin Percy. 1887. Sinaayos at natapos ng servisyo di pa Faros sa ilalim ni Ingeniero Guillermo Brockman. 1890, tinayo bilang Faro de Primera Orden na may tore at mga pabilyon sa Borol na Vigia Vigia de nagparitan ng bayan ng Burgos. Nagsibing gabay tanglaw sa mga sasakyang pandagat. Mula 1892 hanggang sa kasalukuyan, natatayang halimbawa ng parola at arkitektura ng kalabinsyam na daan taon. Ipinahayag na pambansang palatandaan pangkasaysayan ng pambansang suri ang pangkasaysayan 13 Agosto 2004 at pambansang yamang pangkalinangan ng pambansang museo 20 Hunyo 2005. Cape Bojador Lighthouse, Ilocos Norte. Nakikita dito yung dagat. Dagat ito sa gilid nito ng Pilipinas, no? Nasa uppermost ng Pilipinas sa left side. So ito ang dagat dyan. Hindi ka na. So, papasok tayo dito. Ano ba pong meron dito? Kano pong ticket? Thank you, sir. Thank you, sir. Kuya? May turn. So, 10 lang. Magkapasok ka na dito. Hello, sir. Dalawa ka na? Sige, sir. Dalawa. So, 10 piso kada isa. Pwede ka nang pumasok dito sa ano to, lighthouse. So ito yung ano, ito po yung lighthouse. So ito kasing lighthouse, pag ikaw ay ano, yung mga barko ngayon, for example, equipped na siya ng mga navigational tools. Meron na sila minsan mga online na. So kung na siya, satellite na siya. But then, nung kapanahonan, at ito, ginagamit pa rin ito. Ng mga mangingisda natin na pumapalaod doon, halimbawa, doon ka pupunta ka roon. So, palayo ka ng palayo, habang lumalayo ka, nakikita lang yung kulay pula, itong lighthouse, nakikita. So ngayon, pag uwi mo, di ka maliligaw kasi alam mo kung saan ka ang galing. So dito ang punta mo. So ito ang purpose nito. Kaya napaka-importante nito. So pumasok tayo dito. Faro de Cabo Bojador, Burgos, Provincia de Ilocos Norte. Yan. Oh, ganda nang. No, yan. Ano kaya ang laman nito? Ano? Ayan yung pag-open nila. Mga pictures na lang. Okay. So yun ang unang kwarto. Next, ay itong mga lampara. Yes po, sir. We have 1892 na niya po yung lampara na ginamit ng mga kasada po. Made of bronze? Yes po, sir. Bronze? And then ito yung unang ilaw niya po sa taas po, sir. So, okay. 1892, ito yung gamit na papailaw dito sa lighthouse, sir, doon sa taas. 1892? Yes po. Kasi noon, sir, back 1892, wala pa pang kuryente noon, kaya ang gamit nila pang pailaw dito sa lighthouse.
Ito po, tinatang po siya para makainaw. So, ano yan? Steam engine? Ito yung pressure vessel po siya. Ah, pressure vessel. Yes, konektado dito sa kerosene po, magre-reflect po dito sa lens niya kaya makapainaw. Maliwanag po siya noon. So, ah, ito yan nung dati. And then ngayon, sir, pinalitan na. Pro solar na po siya. Pinalitan na po every 5-6 p.m. po, mag-i-start na po yung lights po. So, gusto sabihin, gumagana ka rin ito? Yes, it's still working with since 1892. So, 1890 po siyang itinayo dito 1890. Sa lighthouse. So, 2 years silang ginawa dito sa lighthouse. And then, 1892, ito yung nag-open na po ito sa lighthouse. So, 132 years na po itong lighthouse, sir. Ang sabi itong Cape Weather Lighthouse, sir, ito yung guide po ng pandagat noon kasi wala ko pang GPS at saka yung guide ng mga map po, wala ko pang noon kasi ito yung guide nila. Kaya ito ang gamit na parang guide mo mga so, ano ang mga nahuhuling isda dito kalimutan? Sir? Yung mga, ano, mga isda? Wala, ano po sir? Yung mga nahuhuli nilang isda? Nahuhuli sila. Sa kanila noon, sir. Ah, ngayon, wala na? Wala na ang mga mangingisda ang purgos? Wala na po, sir. Pero ito yung gamit po mapapatay dito sa lighthouse. Pero meron lang isang-isang po. Pero ito ano po, naman to? Ito yung gamit na papatay dito sa lighthouse, sir. Oh, ang, bricks lang? Yes po, bricks po. Ang taong pinagsama ng egg yolk, egg white, at saka cream. Huh? Yes po. Ang dami ng itlog na nabos? Yes po. Marami, hindi ba ano to? Marami pong itlog na pumunta dito at saka... Hindi. Hindi ba ito ano, clay tsaka ano, yes. Clay tsaka yung palay, yung steam ng palay? Hindi po sir. Egg yolk talaga? Egg yolk talaga sir. Daming itlog talaga ito. Yes. Okay. Since 1892 pa sir, ito yung gamit niya. Oh, anong name mo? Jeremy po sir. Ah, si Jeremy. Nang? Ito, mga tour guide po dito sir. Tour guide. Saan ka? Bureau of Tourism? Yes po, mga tourism. Okay, salamat po ah. Okay, dito po tayo. Ayan. Dito tayo sa museum nila. Welcome. Ayan. Sabing Ramos, Señor, your 80. Ayan, ito yung pictures. Andito si Presidente, oh. Way back 2001, oh, sir. Sige, explain mo, brother. Pumunta dito si Congressman. 2000? 2000 po. Congressman BBM po, pumunta dito para mabasyal po. Kasama po mga bata, parang children ministry naman po siya. Yes po. And then ito yung lumang pictures ko lahat po dito, sir. And then dalawang, ito yung dalawang mata na tumira dito sa lighthouse. Po? Sir. Yung nawala po ng mga Kastila doon, sir. Way back 1890. Siya yung taga ano dito? Yes po. Sila po nag-caretaker dito sa lighthouse. Caretaker? Yes sir. And then yung ngayon, ikaw na ang caretaker dito? Dito o umuwi ka? Dito po yung modern lighthouse lens niya po sir. Ito yung pinakamalaki na lighthouse lens. Ano yan? Anong klaseng ko? Lens po yan sir. Lens. Every may bago po siya sir. Ah, bombilla? Yes po. Hindi siya LED? Hindi sir. Solar niya po sir, nasa taas po siya. Ah, solar panel. Yes. And then ito yung pinaka-plan niya po. Hanggang base lang po tayo ngayon, pero hindi na po pwede pa-akyatin yung tower namin, pinagbabawal ko ng mga poster. Okay. Ilang kilometro ang abot ng light niya? 16.3 miles. Yes. Miles, malayo, nautical miles. Yes po. Okay. Malayo rin po. Punta kayo dito, ano, sa Cape Boreador Lighthouse. Yes po, Cape Boreador. Sige, anong meron dito? And then sa kabila po sir, makikita natin yung map ng lighthouse. Okay. Ito yung guide po ng lighthouse po. Nasa gitna po tayo ng bundok, and then ito yung ang West Philippine Sea po. Sa kabila na po siya, China po siya. Okay. Yes po. Ito yung map na yan po. Nasa gitna po tayo. Itinayo dito sa bundok para yung mga pandagat kasi sir, ito yung light talaga po. Oo. Pero, ang tanong ko, wala na ngayong mangingisda sa ano? Sa, dito, sa meron Barbos. Sir, meron naman nangingisda dito, pero konti-konti lang. Kasi dati nangisda kami, yun nga, ang nakikita doon yung kulay pula na lighthouse. Pag andong ka na kasi sa dagat, malayo, gano'n. Pag pa-uwi ka na, di ka maligaw kasi sundan mo lang lighthouse. Eh. And then ganyan po yung mister sa taas ng tower. Bakal po siya, spiral po siya. Okay. Sa kanila po sir, kapitin ko mountain hat, reserve 2 years na pong deck po. Ah, ito?
Hindi niyo na inano to? Sir? Hindi niyo na inayos? Hindi na sir, kasi pinapresyo na. Pre-presyo, sir. And then lahat po ng mga building sir, at saka window, at saka door po, original po lahat po pinintaraan ang pinintaraan. Pinintaraan lang? Yes, para mas malala na. Andito, mamayroon dito. Wala na. Sa kabila sir, ito yung pinaka-90s po siya. 1900s, ito yung talagang pinaka-picture niya po. Noon sir, wala ko pang talagang bubong po ito sir, parang wala po. Wala pang karamihan po. Ito lang talagang sa akin talagang panlaro po. Kaawin. Sino ba? Jeremy? Yes. Jeremy. Hindi na tayo pwede sa loob. Hindi na pwede sir. Hanggang base lang po tayo sir. Bakit high voltage siya? Yes, kasi yung ano sir, yung... Di ba? Kuan na lang naman siya, itong solar panel na lang. Yes po, solar panel na po. Ayan. Okay na? Yeah. Let's go down. Sir, pwede rin po magbigay po makikita yung overlooking sa West Philippines. Ay, dito bang West Philippines? Yes sir, yan po. Dito pala ang maganda eh. Dito pala ang mga laman ng balita eh. Tingnan natin. West Philippines, eh. Aha. Anong pinakamalapit na isla dito? Na pinag-aawayan? Ayan, West Philippines na po pala ito. West Philippines na po pala ito. So ngayon, under kasi yung clause, United Nations Convention on the Law of the Sea, 200 nautical miles, we have the right to explore. So lahat ng isla dyan, yun sa atin yun, supposedly. But then, siyempre pag may intervention ng military, if we cannot control the ano. Pwede kang picture po dito ma'am para makita po buwad lang tayo. Uy, ang ganda pala nito. Ano lang picture sa inyo ma'am? Ano lang po doc?